Mga kapuso, hinig kita na po ang seguridad sa Araneta Center Bus Terminal dahil sa inaasang dagsak ng mga paserong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Ang ilan namang bus nasita ng MTRCB dahil sa pagpapalabas ng mga pelikulang hindi otorisado ng ahensya. May ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Pia, tuloy-tuloy nga ang pagdami ng mga tao dito sa Araneta Center Bus Station. Kaya't kasabay nito ay kanya-kanya ring inspeksyon ng mga pulis at ang ilang sangay ng gobyerno. Binili na raw ni Suzy Bolios ang kanyang ticket pa uwi ng Iloilo ng maaga. Bukod sa unang beses niya itong uuwi ng probinsya, inasahan niyang siksikan ang magiging sitwasyon ngayong Semana Santa. Kaya naman ngayon, laking pasalamat niya dahil wala na siyang pinoproblema. Para makaiwas po sa madaming tao, siksikan po. Tapos, para hindi maubusan po ng ticket habang manapit na po pauwi. Kasi sa dami ng tao, then ano po, nung wala na po sa oras ang pagbili namin ng ticket. Masyado na po kami nalay. Anong oras ka para mabibentahan ng ticket, ma'am? Mga alauna pa po, ng tanghali. Pero anong oras pa kayo dito? Ano, bali 6, nandito na kami. Ang ilan namang pasahero kahit na maagang pumunta rito sa estasyon, naghihintay na ng matagal. Sapat man daw ang dami ng bus, fully booked na raw ang ilan sa mga ito. Patuloy naman ang pagpapaigting ng seguridad dito. Kanina, nagsagawa ng inspeksyon ng Quezon City Police District. Pinasok nila ang mga bus bago bumiyahe para kamustahin ang mga pasahero at para paalalahanan na mag-ingat laban sa lisigang na karaniwang nananamantala sa ganitong panahon. Pag napasok na dito, sanitize na ito. Kaya lang tayo pupunta dito kung ano yung mga suspected na sinabi sa baba. Like what? Meron kasi yung mga profiling na ginagawa ng PNP. O nagigit-gitan. Mag-ingat po tayo. Dahil dyan papasok yung mga sumasalisi. 500 pulis daw ang na-deploy ngayong Lunes Santo na madadagdagan pa sa mga susunod na araw. Kabilang dito ang mga bus marshals na pinapag-inspeksyon sa loob ng bus at mga naka-civilian attire na nagmamatsyag. Nasita naman ang MTRCB ang ilang bus na nagpapalabas ng mga pelikulang wala umanong permiso mula sa kanila. Ito yung mga pirated na DVD at mga downloaded na pelikula. Paalala rin ang MTRCB na dapat may rating na G o PG lamang ang pwedeng ipalabas sa mga bus. Lahat ng mahuhuling lumabag dito ay maaari maharap sa kasong administratibo o kriminal depende sa bigat ng violation. Meron pong tatak yan ng Optical Media Board at meron pong tatak ng MTRCB. Yung criminal liability under PD 1986, pwede rin pong magkaroon ng administrative liability na hiwalay po. Doon po naman po ito sa bus company itself kasi kinukonsidera sila parang theater. And then third, pwede pong maapekto ang kanilang prangkisa. Maaari raw i-tweet sa @mtrcbgov o i-email sa mtrcbchair@gmail.com kung sakaling masakay sa bus na lumalabag sa panuntunan. Rafi, alam mo, sabi ng pulis ay tila raw mas masunurin at mas marunong na ang mga pasahero ang pauwi ng probinsya ngayon kasi wala silang nahuhulihan ng mga nagdadala ng mga patalim o yung mga baril o yung mga bawal na dalhin naman talaga kapag bumabiyahe. Bukod sa ilan na mayroong nakumpiskahan ng thinner at paint na dadalhin sana sa kani-kanilang mga probinsya. Kaso lang ay pwede itong pagmula ng sunog kaya kinailangan kumpiskahin. Rafi? Isay, bukod dyan sa pag-iipit ng seguridad sa bus station, may mga sasama bang mga bus marshals doon sa mga bumibiyahing mga bus? Yes, Rafi, kanina nga nung nag-inspeksyon yung QCPD ay nakita rin natin na kasama nila yung ilang mga bus marshals na sabi nga ni Quezon City Police Director ay sasama talaga sa mga biyahe o bago man umalis yung mga bus, ay talagang inspeksyonin muna nila yung loob bago makaalis. Okay, maraming salamat, Isay Reyes.